Ang International League ay hindi ko tinitiyak kung fan-made ba o karugtong ng Winter Tournament. Nabasa ko lang to sa isang site na ginawa ng isang community ng slam dunk na nakabase sa bansa na kung saan ito nag-originate. At gaya nga ng sinabi ko, nabasa ko lang to sa isang site at hindi naka-manga version. Kaya naman walang mga animated pictures na naka-indicate. By the way mga idol, pasok ko lang muna intro ko. Come on, come on. Don't gotta work, I be living like a boss do. I got a bottle in my hand when I walk through. Don't care what y'all do, rolling with a small crew. Show you how to win, we can show you how to floss too. If it don't make dollars, don't make sense. Yo mga idol, nga pala, baka malito kayo kung bakit merong nakahalong ibang anime dyan. Di ba gaya ng sinabi ko, hindi naka-manga version ang kwentong ito. Kaya walang mga anime pictures na naka-indicate. Ngunit merong mga character description naman na nakalaad sa site, naggaya ng nasa screen. Kaya naman nag-adapt na lang ako ng ibang mga anime pictures na malapit sa character description ng bawat character sa kwento ng International League. Ngunit ang skills, mindset, ang laro ng bawat isa ay nakabase pa rin sa kwento ng International League. Yan malinaw na mga... The International League Chapter 609. Mabalik lang tayo sa nakaraang bahagi. Dito nga, talagang isang buzzer beater shot nga ang pinakawalan nitong si Kogore upang tuparin ang kanyang pangako dito kay Sakuragi. At dito nga, Kogore, na isigawa mo ng maayos ang plano at sinabi ko sa'yo, matagal ko nang sinasabi sa'yo yung labo, na talagang dapat kampante ka pag nakaapa ka na sa loob ng court at punong-puno ng kumpiyansa. Wika nga nitong Sakuragi dito nga. Tama ka Sakuragi. Yun nga talaga ang tamang sikreto doon. Walang lugar ang kaba sa loob ng court. Wika nitong si Kogure samantalang dito nga. Nakakainis! Nakapukol pa ng tres yung may salamin na yun. Hindi ko yun inaasahan. Nakakainis talaga. Walang yan na yan. Wika nga nitong si Bexus at dito nga. Bexus, kalma. Ikalma mong sarili mo, pre. Sapagkat alam naman natin ang sakbo ng laro ay atin. Ha, umaayon ang lahat sa plano. Wika nga nitong si Jax at Ditoy. Tama ang sinabi nitong si Jax. Huwag na huwag kayong basta-basta maiinis sa iyong sarili sapagkat everything is under control. Wika nga nitong si Coach Karen. Kaya naman Ditoy. Pumasok na nga agad si Dugout ang upunan ng Shokot dito. Oh, ang ganda ng pinakita nyo. At dito'y nagustuhan ko ng gusto. Ipagpatuloy nyo lamang yan. Huwag na huwag kayong basta magpapakampante. Maglaro lamang ng dapat sa plano. Wika nitong si Coach Anset dito nga. Biglaang pumasok itong si Coach Jake Tanot dito. Ansay, gaya nga ng sinabi ko, nandito ako upang bigyan kayo ng plano. At ito lamang masasabi ko. Ang koponan ng powerhouse team ay hindi pa naglalabas ng kanilang tunay na lakas. Siguro nasa 50% pa lang ng lakas na kanilang pinapakita. Wika nga nitong si Coach Jay Kitanot dito nga. Ano? Anong ibig yung sabihin? Ang larong ito ay talagang bigay ng todo. Ngunit anong ibig mong sabihin na hindi pa binibigay ng lahat ng kupunan ng powerhouse team? Wika nitong si Kogure at dito nga. Labo, tama ang sinabi ng aming coach. Ang kupunan ng powerhouse team ay isang tusong kupunan na naglalaro yan hindi dahil sa panalo, kundi dahil sa pera. Tandaan nyo, ang kupunan na yan ay hawak-hawak ng isang malaking tao, kaya mag-ingat kayo. Gagawin nilang lahat upang manalo. Wika nga nitong Shimoto dito nga. Ngayon, malinaw na. Unti-unti nang nagiging malinaw ang lahat. Kaya pala, bago magsimula ang laban ng ito, merong nagtangka sa buhay namin. At yun pala ang dahilan. Wika nitong Sakuragi dito nga. Ano?
Tama ba? Tama ba ang narinig ko? Meron nagtangka sa buhay niyo bago pa lang magsimula ang laban na to. Tama ba sa Uragi? Tama bang narinig ko? Wika nitong si Coach Ansay at Ditoy. Oo, Tatang. Tama ang narinig mo. Bago kami pumasok dito sa pinakamataas na liga at labanan nga dito sa powerhouse team, ay merong nagtangka sa buhay namin at tila ba gusto na kaming patayin na wika nitong Sakuragi dito. Tamang sinasabi ni Sakuragi, Tatang. Lahat kami, nung pagkatapos ng laban natin nung uli, di ba nagpaalam kami at doon na nangyari ang hindi inaasahan na muntikan ng pagpatay sa amin na wika nga at tugon na nitong si Taba at dito nga ya. Yan ang sinasabi ko. Nakabangga nyo ang powerhouse team, ang isa sa malakas na kupunan dito sa pinakamataas na liga na hawak-hawak ng isang mafia. Delikado. Merong pandudugas na magaganap sa labanang ito. Yan ang tinitiyak ko at hindi ako pwedeng magkamali. Wika nitong si Coach J. Kitano at dito nga ya. Kung ganun, walang lalabas. Pagkatapos itong laban natin sa kanila, magpapahuli tayo at kailangan punong-puno ng seguridad at nandito na tayo sa dugout natin. Walang lalabas. Kahit anong mangyari, mag-ingat tayo. Wika nga nitong si Mr. Smith at dito nga ya. Beta, pagod na pagod iyong may pulang buhok ng kalaban. Mukhang eto ng tamang oras upang simulin na ang second half. Wala nang pahinga-pahinga. Kailangan nating simulan ang lahat ng ito. Wika nga nitong si Omega at dito nga ya. Tama ka. Eto na ang kailangan na gawin. Sige, simulan na ang pangalawang yugto. Wika nga nitong si Beta dito nga ay. Kupunan ng Shuhoku High School at kupunan ng Powerhouse Team. Pumasok na kayo at simulan na ang pangalawang yugto. Wika ng referee dito nga ay. Ano? Sisimulan na agad ang pangalawang yugto? Bakit? Tila ba ang bilis naman ah? Wika ng mga tao at dito nga ay. Yan na ang sinasabi ko. Nangyayari na. Ang pangalawang yugto ay agad-agad nilang sinimulan dahil alam nila na pagod ka sa Uragi. Wika nga nitong si Coach J. Kitano at dito nga ay. Aba, mandrugas talaga itong mga to. Alam ko, pakanano naman nitong si Omega at itong si Beta ang lahat ng ito. Ang aga nagsimula. Wika nitong si Mr. Yo Takashi at dito nga ay. Tama ang sinabi nila. Dito sa pinakamataas na liga ay talagang delikado. Doble ingat ang kailangan. Kailangan naming magtiwala sa aming sarili. Wika nitong si Coach Ansay at dito nga ya. Masyadong madugas yung mga yan. Huwag mo muna kayong pumasok. At huwag muna kayo papasok sa loob ng court dahil pagod pa ang ating Sakuragi. Wika nitong si Ayako dito nga ya. Wala kaming paki. At wala akong paki. Sige, simulan na natin ang pangalawang yugto. Kahit na pagod pa ako, tansyado ko naman ang aking sarili. At paniguradong dudurugin natin yung mga yan. Wika nga ng kumpiyansadong Sakuragi dito nga ya. Kahit nadayain ang kupunan ng Shoko, kung ayon sa kanila ang pagkakatoon na, pwede nilang ipanalo ang lerong ito kahit na alanganin. Ang kupunan ng powerhouse team ay walang magagawa pag nagwala ang kupunan ng Shoko. Wika nitong si Kishimoto. At dito nga ya, pumasok na nga ang lahat sa loob ng court at dito ya. Ang aga, halos wala pang 5 minuto magsisimula na agad ang pangalawang yugto. Merong daya ang nangyayari dito at talagang alam ko iyon. Wika nga nitong Mr. Smith at dito nga ya. Ano ang ibig mong sabihin? May kinalaman ka ba dito, Mr. Smith? At bakit mo alam ang impormasyon na yan? Wika nitong Sakuragi dito nga ya. Sakuragi, maghunos dili ka. Ang pinakamataas na liga ay alam ko na ang kalakaran. Ngunit tandaan mo to, kayong lahat, Sakuragi at buong Shuhoku, kakampinyo ako. Manalo o matalo dito, sagot ko kayo at walang mapapahamak. Tayo pa rin ang magkakampyon. Wika nitong si Mr. Smith.
ano kayang kakalabasan ng labanang ito. Ang lahat ng yan ay abangan natin sa susunod na bahagi.